What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Comment reaction ulit tayo dito guys sa mga pasabog ni Sek Yama tungkol kay Vic Lorenzo mga kaibigan. At pakinggan nga muna natin anong mga hinaing ni Sek Yama kay Vic Lorenzo. Napakahayop mo. Pasuhan mo ako, putang ina mo. Hindi ako natatap sa'yo. Okay, ina mo. Oy, Vic Lorenzo. Putang ina mo. Sige, para matapos na to. Talagang galit na si Sek Yama kay Vic Lorenzo. Hindi na siya natatapot. At panoorin natin ang mga sinasabi niya. Ha? Total. Ha? Hindi ako natatakot sa'yo, Vic Lorenzo. Hindi ko kailangan umiyak. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko kung gano'ng kakademonyo. Hayop ka. Putang ina mo, Vic Lorenzo, ng cybercrime. Putang ina mo. Ha? Ikaw ang lahat ang may pakalalito eh. Putang ina mo, nung umpisa pa lang. Putang ina mo, gawin mo na lahat. Ipapatay mo na ako, pero putang ina mo, isa kang hayop. Di kita dapat iyakan eh. Alam mo yun? Alam mo kung bakit? Kasi putang ina ka. Pagkausap mo yung amo ko, ha? Pagkausap mo si Boss Evelyn sa lamesa mo, pinalalayo mo pa ako. Eh kaso hindi ako pwedeng lumayo. Ayun. Ibig sabihin, pag pinapalayo, may gustong sabihin sa kay Idol na ibig sabihin eh, sila lang ang mag-uusap. Kumpara walang testigo. Yun lang ang ibig sabihin nun, kaya pinapalayo si Sek Yama. Pero magaling din tong si Sek Yama at hindi niya linayuan si Idol. Kumbaga, siya ang buhay na testigo. Ayan naman. Sekretarya niya ako eh. Ako yung may hawak ng clutch bag kung saan kinuha mo yung pera ng amo ko. Happy? Ayun. May hawak ng clutch bag. Si Sek Yama daw ang may hawak ng clutch bag at kinuha yung laman, mga kaibigan. Ayan na. Lumalabas na ang katotohanan. Pakinggan ulit natin. Diba? Ganyan kakaputang ina, Vic Lorenzo. Dapat bakit ang katakutan? Sa kabila ng lahat ng naranasan ko sa'yo, sa lahat ng naranasan ng amo ko sa'yo, sa lahat ng pambabastos mo sa abugada niya, di ba hindi? Kasi nga putang ina mo. Di ba ganito ka lang din naman magmura? Binabalik ko lang sa'yo, Vic Lorenzo. Di ba? Dahil sa kaputa-putahang ugali mo, putang ina mo, bakit hindi ka ipa-lifestyle check, ha? Ng NBI. O, yan, ipa-lie detector. Di ba? Kasi kapitbahay ka daw ni Boss FLM. Ayun. Kapitbahay daw siya ni Idol sa Green Meadows, mga kaibigan. Kaya ayung mga depensa nila na may mga certification daw na hindi talaga sa kanya yung mga bahay doon, ay alam na this ay ibig sabihin eh kumbaga maaring yung pinapakita nilang certification ay peke. Yun naman. Kumbaga, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Ayan, pakinggan ulit natin si Sek Yama. Diba, sa Green Meadows, bakit todo direka? Bakit hindi ka maging proud? Diba? Kasi alam mo, Vic, ang tagal naming nanahimik, ang tagal kong nanahimik. Pero putang ina, ito yung maiisip ko, ito yung makikita ko yung amo ko pag dinadalaw ko siya, naaawa ko. Kasi dapat ikaw yung nandun sa loob eh. Alam mo kung bakit? Dahil yung pambayad ng, sa truck ng bigas, pambayad sa kalabasa, ha? Yung dalawang truck ng kalabasa at yung pambayad sa bigas, kinuha mo, Ayun, talagang pinaratangan na nandun sa bag na pambayad ng bigas at kalabasa ay kinuha. Ayan naman mga kaibigan.
dapat eh mag-counter ano na counter charge. Ayun naman. Pakinggan ulit natin. Nagsalita na talaga si Sek Yamatan. Bravo. Dahil na nga kung kasabos ko, napalalabasin mo siya. O di ba ganyan kakademonyong hayop? Ayun. At na ipinangako na lalabasin, alalabas siya, 3 to 4 days daw. Ibig sabihin eh, baka gusto pang padagdagan. Ayun naman. Kaya may sinasabi si Idol na extortionist na hindi siya magpapa-extort. Ayan naman mga kaibigan. Ayan na, lumalabas na ang mga katotohanan. Tuloy natin. Ka? Ngayon, Dick Lorenzo ng cybercrime, putang ina niyo po, mawalang galang na po. Alam niyo, hindi po ako manghihinayang. Ha? Hindi ako manghihinayang bawat segundo ng buhay ko kung mumurahin ka talaga, poking ina mo. Dahil isa kang hayop, paulit-ulit mong sinasabi na, ay, kaibigan, lalabas ka na siguro after 3 to 4 days. Kasi, alam mo naman, sensational ka eh. Diba? Ginawa mo ba yung pangako mo pagkatapos mong kubrahin yung pera ng amo ko na dapat ay pambayad sa mga bigas? Ha? Dapat na pambayad sa bigas at sa kalabasa, hindi mo binigay, di ba? Ayun, mga kaibigan. Talagang kinuha pala talaga. Ayun naman. At ayun na nga ang sabi ni ng isang babae na ang mga sinasabi daw ni Sekiyama ay puro kasinungalingan. Ayan na nga. At parang hindi tayo maniwala dito na nagsisinungaling si Sekiyama na kumbaga isusugal ba ang kanyang buhay kung hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Ayan naman. Mahirap pong magparatang ng walang ebidensya. Kumbaga siya ang buhay na witness, mga kaibigan. Kumbaga sabi nga niya, katabi niya, yung amo niya, na gusto pa siyang palayuin. Ayan naman. Kaya eto, connect-connect na yata ito, mga kaibigan. At base sa ating bubuwit, ay kumbaga at lumapit pa yata. At itong si mga Marcos loyalist, yung mga yan. Yung si Inday ay Marcos loyalist din. Kaya kumbaga baka konekta na yan sa gustong gawin kay Idol na ipamukha sa mga tao na siya ay walang pera, na siya ay scammer. Yan ang mga binibintang kay Idol ng mga kalaban, yung mga UTW na yan, scammer, budol-budol, pinapamukha nilang walang kakayahan ni si Idol. Talaga pinapamukha nila na walang pera kasi sinasabi nilang scammer at estafador. Eh kung totoo man yan, eh tingnan mo nga yan, no? May pambayad ng bigas na 2 million ay kinuha daw. Kaya siguro naman, hindi yan magsasalita si Sekiyama ng walang katotohanan dahil siya ay buhay na testigo. Ayan naman mga kaibigan. Kumbaga, yan ang gusto nilang kasi biglang ang sumikat si Idol ngayong panahon ng pandemya na kilala kahit na noong matagal ng panahon ay nag-humanitarian na. Ayan naman mga kaibigan. At gusto nilang ayaw nilang pabanguhin kasi talagang mabango na si Idol. Kumbaga marami ng biro mo, overnight sensation, walang nakagawa niyan na umabot ng mahigit 1 million ang subscriber sa napakaikling panahon. Wala pang 1 buwan, mga linggo lang ay 1 million na ang subscriber. Samantalang si BBM Vlog, mga kaibigan, ay 10 years nang nag-vlog, ay 200
50,000 subscribers pa lang. Ayan naman, diyan mo makikita kung paano naging sensational si Idol. Kaya yan ang gusto nilang ipamukha sa mga supporter na Idol na si Idol ay scammer, budol-budol, pero wala naman siyang kasong pang-i-scam dahil sa kayong istapador, yan ang mga gusto nilang ikaso. Ang kinakaso nila ngayon, yung Norman Mangusin na human trafficking, ay yun na nga. Ang depensa natin dyan ay meron ngang lumabas na talagang siya ang nag-human trafficking. Kung si Idol ay human trafficker nung panahon na yun, 2006, ay 2004 or 2005, CEO, chairman na siya ng Marcos Group of Foundation. Saka chairman na siya ng Marcos Foundation. Nasa kanya na. Hawak na niya ang mga, kumbaga, yung pag-human trafficking, magkano lang kikitain doon, mga kaibigan. Isipin nyo yan. Yan lang. Sa dami ng yung hawak niya ng mga kumpanya, ipagpapalit niya ba sa pag-human trafficking? Ay napakalabong isipin yan, mga kaibigan, para sa akin. Ayun naman. Sa laki ng hawak mo ng network, network na hawak mo, ay ipagpapalit mo pa bang mang human trafficking sa dami ng kumpanya na hawak mo na? Marcos Group of Companies. Ayan ang ayaw nilang maniwala kasi na siya ay CEO. Dahil yun ang gusto nilang ipamulat sa atin na si Idol ay mahirap. Pero bakit sa kanya humihingi ng pera? Ayan na nga, yung 10 million na yan na dalawang beses nag-withdraw si Sekiyama. Ayan naman, mga kaibigan. At yan ang gustong sagutin ni Sekiyama at puntahan mismo si Senadora para tanungin ng mga UTW kung may katotohanan. Iyan, bakit hindi nila magawa yan? Ayan naman, mga kaibigan. Kaya medyo mahaba na yata ito. Kaya susunod na lang muli ang ating reaction ulit. Medyo mahaba-haba itong live ni Sekiyama. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV magbabalik.